inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw na po ng Sabado, October 10, 2015, sa ulo ng ating mga balita. Ombudsman Morales dumepensa naman sa pagpapadismiss kay Makati Mayor Junjun Binay. Suspended Mayor Binay, maaari pa rin naman daw maghain ng kanyang Certificate of Candidacy kahit pinasisibak na ng tuluyan ng Ombudsman. Ang Malacanang, minalit lamang ang pinagmamalaking tambalang bingo at daang mabilis ni Vice President Binay. Samantala, mga Vietnamese fishermen na napadpad sa karatang bahagi ng Ilocos Norte, negatibo raw sa kontrabando ayon naman sa mga otoridad. Ilan sa mga namatay ng mga inmates sa sunog sa Leyte Penal Colony dilan daw sa nangyaring stampede. Tatlong mga laborers naman patay sa nangyaring pamamaril sa bahagi ng Maguindanao. Isang lalaki sugatan ng masabukan sa gitna ng blasting para sa cement factory doon naman sa lalawigan ng Albay. Ilang tagabantay sa pasyente sa ospital huli dilan sa drug possession sa loob mismo ng ospital. Balita naman sa Ibayong Dagat, Karasan, sa West Bank, tumindi pa 6 na Palestinians na patay ng mga sundalong Israeli. Ang North Korea posible raw magsagawa ng weapons test ngayong araw kasabay ng anibersaryo ng tinaguriang ruling Workers' Party ayon naman sa Amerika. Sa sports balita, 2 Pinoy boxers na lumalaban ngayon sa Qatar Championships, lalo pang lumakas ang loob sa promise ni Pacquiao na kalahating milyon at 5 milyong piso naman kung makagold sa Rio Olympics sa susunod na taon. Sa showbiz balita, Filipina group na nakapasok naman sa X Factor United Kingdom nagpahiwatig na nakapasok na sa Final 24 ng kompetisyon. Aktres na si Christine Reyes nakda ng kasal sa darating na Disyembre. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, na parating tayo magkaibigan sa ating audio visuals, official website ng Bombo Radio Philippines at www.bomboradio.com. Inyo pong anchorman si Bumble Maracol sa detalye ng ating mga balita. Dumepensa ang Office of the Ombudsman sa kanilang investigasyon kay Makati Mayor Junjun Binay na umano'y kanilang ipinapadismiss ng tuluyang serbisyo dilan pa rin sa katiwalian sa pagpapatayo sa 2.2 billion pesos na Makati City Hall Building No. 2 noong taong 2007 hanggang taong 2013. Ang kay Morales, lantaran ang anomalya sa 6 na phases ng proyekto mula pa lamang sa disenyo, award ng contract hanggang sa construction ng building. Gitpa ng ombudsman bilang isang mayor, may obligasyon umano si Mayor Junjun na tiyakin na ang papasukang kontrata at hindi daw disadvantageous sa gobyerno. Pero dahil umano sa manumalya ay naging intention daw ng mayor na sarhan ang mga mata sa nasabing irregularidad. O narito umalma din ang panig ng mayor sa manoy minadali na desisyon laban naman kay Mayor Junjun Binay. Sa kabila ng naturang pagpapadismiss ng ombudsman, maaari pa rin naman daw maghain ng kanyang Certificate of Candidacy para naman sa re-election ang suspended mayor. Yan iba pang balita at follow-up mula kay Bombo Gerald Ulip. Naniniwala ang isang political analyst at dating dean ng College of Law na pwede pa ring tumakbo sa politika si Mayor Junjun Binay na pinasibak ng Office of the Ombudsman. Ayon sa dating professor ng University of the East na si Amado Valdez, may karapatan pa rin si Mayor Binay na umapela sa korte at maaari niya itong gawin. Maliban dito, sinabi rin ni Valdez na ang tungkulin lamang ng Office of the Ombudsman ay ang mag-imbestiga sa mga kasong kinahaharap ng public officials, pero ang pinal na desisyon sa kaso ay manggagaling pa rin sa Korte Suprema. Nabatid na kahapon ay tuluyan ang pinasibak ng Office of the Ombudsman ang suspendidong alkalde ng Makati City. Ito ay dahil sa issue ng overpriced na Makati City Hall Building 2. Batay sa 103 pahinang resolusyon na nilagdaan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na patunayan na nagkaroon ng grave misconduct at dishonesty ang alkalde dahil sa irregularidad na sa ilang phase ng ipinapatayong gusali. Bukod sa pagsibak, inirekomenda rin ng anti-graft body na hindi na mapayagan si Binay na humawak sa anumang tanggapan sa gobyerno at forfeiture o pagbawi ng lahat ng kanyang mga benepisyo. Samantala, sinabi naman ni Attorney Claro Certeza, ang legal counsel ni Mayor Binay, na gagawin nila ang lahat para mabaliktad ang desisyon ng Office of the Ombudsman na sibakin sa serbisyo si Junjun. Maghahain umano sila ng motion for reconsideration matapos matanggap ang resolusyon ni Ombudsman Morales, dahil sinabi mismo ni Morales na pwede pa rin umapila ang kampo ni Binay sa naging desisyon ng Office of the Ombudsman. Kukonsulta rin umano ang mga Binay sa kanilang election lawyer
kung pwede pa ring maghain si Mayor Junjun ng Certificate of Candidacy para tumakbo sa 2016 elections. Pero naniniwala si Certesa na hindi hadlang ang order ng ombudsman kung gugustuhin ng taong bayan na muling ihalala ang alkalde. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bast Radio, Bombo! Bombo Gerald, ano maalala natin itong si Mayor Junjun ay dalawang beses itong nasuspindi at nakakuha siya ng TRO pero yung pangalawa yata ay nakabinbin pa rin dyan sa tinatawag na kanyang pag-appeal dyan o petition sa Court of Appeals. At hanggang early next year sana ang kanyang suspension order. Ano kung di tayo nagkakamali, Bombo Gerald? Sa Enero itong, or sa Enero, yung kanyang suspension. Magtatapos? Magtatapos itong kanyang suspension. Pero ito kine-question ng mga abogado ng Binay, itong napaaga, parang napaaga itong pagdedesisyon na itinaon umano sa filing of candidacy na gaganapin na yan sa susunod na linggo, Bombo Elmar. Sa nakalipas na magdamag, meron na bang reaksyon dyan itong officer in charge ng lungsod ng Makati, si Mayor Kid Piña, Bombo Gerald? Wala pang naging pahayag. Oo, dahilan sa siyang direkta makikinabang kung sakasakali, Bombo Gerald. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar, dahil siya nga itong tumatay yung mayor ngayon ng lungsod ng Makati. Hihintay natin kung magbibigay ng pahayag itong si Mayor Kid Peña ngayong araw. Alright, maraming salamat si Bombo Gerald Ulip. Oras sa Bombo Pilipinas, 9 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. May reaksyon naman ang palasyo ng Malacanang sa inilunsad ng tinagurang bingo daw na tandem ng pangalawang pangulo at Senadora Gringo Nasa na ginanap naman sa tinatawag naman o dun sa lungsod ng Cebu kahapon. May detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Hindi kumbinsido ang Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Jomar Binay na daang mabilis ang kailangan ng bansa imbes na daang matuwid. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ilang beses na sinabi ng Pangulo Aquino na subok na ang daang matuwid sa pagiging tapat at malinis sa pamahala. Ayon kay Valte, sa daang matuwid yak na sa taon na pupunta ang benepisyo o pakinabang at hindi sa bulsa ng mga politiko. Samantala, ayon namang magkomento ang Malacanang sa tambalang bingo na pinagmamalaki ni Binay hanggat wala pa daw kumpirmasyon si Senator Gringo Hunasan bilang running mate ni Binay. Hindi muna sila magbibigay ng pahayag, baka magbago pa at hindi mangyari ang bingo. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Raymond, sa ibang usapin, na anong naulinigan mo dyan sa panig ng Liberal Party? Dahil sa kahapon ay pinagpaliban ang kanilang anunsyo ng kanilang lineup, ano, itong senatorial slate ng Liberal Party. Tuloy na ba ito sa Lunes at anong oras, sa Bombo Raymond? Yes, alas 8 ng umaga yung initial na abiso. Pero ang paliwanag naman ng kausapan sa Liberal Party ay subject to change. Pero okay. Ang pasamantalang schedule ay 8 a.m. sa Balay, sa Balay headquarters sa Cubao, Quezon City, Bombo Elmar. Ito yung residential ni LP Standard Bearer Marrojas. So doon yung ganapin, gaya ng mga naunang mga oath-taking ceremony, doon i-anunsyo yung kanilang senatorial slate. Ang kanilang mga paliwanag recently ay yun nga, binigyan ng mga pagkakataon, sapat na oras, ang ilan nilang mga kandidato para magnilay-nilay at mag-desisyon kung talagang sila ay tatakbo sa pagka-senador. So yun ang nangyari, ilan na yung mga umatras at magkakaalaman kung mula sa 16 na nasa listahan ay meron pang natira para mabuo yung 12 na miyembro ng slate, Bombo Elmar. So hindi ibig sabihin na diretso na sila sa filing ng COC, ano? So ito muna yung tinatawag muna na kanilang presentasyon ng kanilang kompletong senatorial ticket ng Liberal Party, ano, Bombo Raymond? So far, yun yung advice, Bombo Elmar, yung ika nga, tama ka dyan, presentasyon muna na kanilang senatorial slate. At wala pa namang official na pahayag kung kailan naman sila bilang team diretso sa COMELEC para mag-file ng Certificate of Candidacy, Bombo Elmar. Makikibalita na rin kami, Bombo Raymond, sapagkat ikaw naman nakatutok dyan sa political beat. Ano, ano pang mangyari ngayong araw? Mayroon pa bang mga deklarasyon katulad sa kampo nitong Senador Bongbong Marcos o itong si Mayor Duterte, Bombo Raymond? Ito ba ay matutuloy ngayong araw? Well,
sa ating impormasyon, meron tayong advisory na 3 p.m. Ito ko kay kanino? Kay Senator Bongbong Marcos to formally announce in public yung kanyang pagtakbo bilang vice presidential candidate sa 2016 election. So mangyayari yan sa Puerta Real diyan sa may Intramuros, Maynila, Bombo, El Mar. So 3 p.m. At anong bago dito, Bombo Raymond? Kasi I understand dalawang beses na siya nag-anunsyo, ano, yung press statement niya at pangalawa nitong nakalipas na araw sa isang bakery diyan sa may lungsod ng Quezon. So mamayang hapon may bago pa ba o katulad nitong magiging kanyang presidential bola, Bombo Raymond? Well, ang bago lang ng ating description ay ang pagkaiba ay masyadong literal, eh, no? Yung una ay written, ito naman ngayon ay verbal. So yun lang yung nauliligan natin na pagkakaiba. In official terms, Bombo Elmar. So ngayon ay formal at siya mismo magsalita sa harapan ng publiko sa entablado ng kanyang intensyon na maging vice-presidente. Pero yun namang sinasabi na matagal nang lumulutang na tambalan nila ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ay kung noon ay haka-haka, hanggang ngayon ay natin pa rin fluid, Bombo Elmar. At wala pa talagang malinaw. Kahapon, kausap ko pa yung kaibigan mismo ng mayor at hanggang kahapon ay natili pa daw na hindi pa decided ang kanilang kaibigan sa kung mag-anunsyo na sa pagka-presidente dahil marami siyang mga local politics consideration na mabigat na pinag-aaralan, Bombo Elmar. Abangan natin yan hanggang mamaya. No? Maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Oras sa buong Pilipinas, 14 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Samantala muna, balita naman sa ilang mga probinsya. Sa Ilocos Norte, mga kaibigan, kuha tayo ng follow-up. Doon po naman sa sinasabing na-aresto daw o kaya naman napadpad na ilang Vietnamese fisherman sa karagatang sakop naman dyan sa bahagi ng Ilocos na nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Lawag. Kinumpirma ng Bureau of Immigration and Deportation sa Ilocos Norte na walang kargang kontrabando ang mga pitong Vietnamese fishermen na nakasakay sa isang fishing vessel na narescue ng Philippine Navy sa karagatang bahagi ng bayan ng Corimao. Ayon kay Mr. Perry Michael Pancho, BID officer sa Ilocos Norte, na ito ay batay sa report ng Philippine Coast Guard na nagsagawa ng inspeksyon sa fishing vessel na sinakyan ng mga naturang dayuhang mangingisda na may markang BD97135TS. Ani Pancho ang mga mangingisdang Vietnamese na sina Trian Minh Nap, Trian Brieu Bao, Li Ban To, Dang Cuc Hong, Dang Noc Hong, Ren Tren Cot at Nu Sin na pawang taga Central Vietnam ay nakita ng Philippine Navy sa kalagitnaan ng karagatang sa layong 33 nautical miles kanluran ng bayan ng Corimao habang nagsasagawa sila ng search and rescue operations sa nawawalang yate. Sinabi ng BID officer na sa tulong ng isang Vietnamese na kaibigan ng isang pari na si Father Rac Bon Hoan na kasalukuyang nasa lungsod ng Loac na naging interpreter o translator ng mga dayuhan ay nabatid na napadpad sila sa karagatang bahagi ng bansa matapos silang madatnan ng bagyong kabayan sa kalagitnaan ng dagat. Kumuha tayo ng mga translators. Salamat kay Father Rac. Mayroon sila itong naka-identify tayo ng mga Vietnam nationals na currently nasa Loac ngayon. Inilaw natin at sila ay naging gabay natin para magkaintindihan yung dalawang nationality, yung Pilipino sa kayong Vietnamese. Doon natin nalaman na napadpad lang din sila dito sa atin nung tumama yung bagyong kabayan. Yan ang balita mula sa Bombo Radyo Lawang. Bombo Gina Caboses nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! Madako naman tayo sa probinsya ng Leyte, mga kaibigan, at may follow-up tayo doon po naman sa nangyaring pagkasunog ng bahagi ng Leyte Penal Colony kung saan ay abot sa 10 ang patay rito ng mga inmates at may detalye pa ang Bombo Radyo Tacloban. Kinumpirma ni Acting Superintendent Harold Aro, officer in charge ng Leyte Regional Prison, na hindi lahat ay namatay dahil sa sunog, ngunit namatay ito dahil sa kaguluhang naganap, dala na rin ng panic. Sa exclusive interview ng Bombo Radyo Tacloban kay Aro, self-preservation ang nangyari kaya ang iba ay nadaganan at ang iba naman ay naiwan dahil sinasalba pa ang mga naiwang kagamitan. Bebe, actually yung iba naman talaga hindi namatay naman talaga sa sunog. Nagkaroon ng panic eh. There was a panic, a commotion, a stampede. Obviously, instinct ito, self-preservation eh. Nagunahan, meron dyan kaming ano na sinasabi mo kasi some of them nandun sa psychiatric
cell namin, ito yung may mga mentally ill. Wala namang judgment called on their part. Nagtatakbuhan na yung mga iba, sila nagulungan na ng mga tao. So naiwan sila, nadapaan na, wala na, inabot na sila na po. Same thing happened doon sa aming old age. Pero sa tao, sa kwento, hinihila nila yung matanda, malabo na mata, eh, again, natabunan na naman, nag-grass out yung mga tao eh. Self-preservation eh. Ang kaparte na pamahayag ni Acting Superintendent Harold Aro, officer in charge ng Leyte Regional Prison, aminado naman itong congested at overcrowded ang capacity ng bawat selda na kung saan ang original capacity ay dapat 150 bilanggo lang, ngunit aabot sa 400 o 400 ang nasa loob nito. Samantala, kinilala na ang 10 mga biktima ng nasabing sunog, ngunit hindi ipapalabas ang mga pangalan nito bilang respeto na rin sa kanikanilang pamilya. Handa namang magbigay ng assistance ang kagawaran maging doon sa mga displaced inmates. Sa ngayon, kinakailangan ng mga surviving inmates ang mga medisina, damit, pagkain, maging mga tolda para magsilbing silong. All accounted naman ang 1,245 na bilanggo at walang nakatakas. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio, Tacloban. Para sa Bombo Network News, Bombo Angelica May Emphasis sa para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Sa Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Pilipinas, 19 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Abangan ang detalye pa, dalawang transmission tower ng NGCP dyan naman sa may bahagi ng North Cotabato, pinasabugan kagabi. Tatlong katao naman patay sa nangyaring pamamaril sa bahagi rin ng mga Gindanao. Pero bago ang mga balitang iyan, samantala muna! Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Mga kaibigan, pakinggan po natin si COMELEC Chairman Andres Bautista. Hinihikayat kong lahat na dapat silang magpa-biometric registration. Kung wala kayong biometrics, kahit na kayo ay pumoto noong 2010 or kaya 2013, pag yung biometrics nyo ay wala sa inyong rehistro, baka kayo hindi makapagpoto. You have until October 2015 para magrehistro ng inyong biometrics. Ang pagpapa-biometrics ay ang pagkuha sa inyong biometrics data gamit ang COMELEC Voter Registration Machine o VRM. Ang VRM ay gumagamit ng isang digital camera, isang fingerprint scanner at isang signature pad upang makuha ang iyong biometrics data. Isang paalala mula sa Commission on Elections at ng The Vote 2016 ng Bombo Radio Philippines. Ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio! Bombo! Bombo Disaster and Emergency Preparedness. Maging handa sa anumang trahedya o kapahamakan sa anhi ng lindol. Kung lumilindol, dapat maging kalmado. Kapag ikaw ay nasa loob ng bahay o gusali, manatili lamang doon. Huwag tumakbo palabas, tandaan ang duck, hold at cover technique. Magtago o sumilong sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa mga paan nito. Protektahan ang inyong ulo at mukha ng inyong mga kamay. Lumayo sa mga bintana, mga salamin, mga dingding na gawa sa salamin, mga aparador o mabibigat na kagamitan, kasangkapan at mga nakakabit na ilawan. Mag-iingat din sa mga bumabagsak na bagay. Higit sa lahat, maging alerto. Tandaan, sa ganitong panahon, kahandaan at kaalaman, susi sa kaligtasan. Bombo Disaster and Emergency Preparedness mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo! Bombo! At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. 21 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, mga kaibigan, tatlong laborer ang patay sa nangyaring pamamaril sa lalawigan ng mga Gintana at nasa linya naman ang Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pamamaril patay sa tatlong laborer sa sityo Kakal Barangay Mao, Dato Abdullah Sangki, Maguindanao. Kinilala ang mga biktima sa alias na Anda, Bakar at Badong at tinatayang nasa edad na 30 taong gulang at 50 taong gulang na pawang residente sa nabanggit na lugar. Sa investigasyon ng mga otoridad na pag-alaman na nagbabantay ang mga biktima ng inaning palay na biglang pagbabarilin ng di pa nakilalang suspect. Agad namang tumakas ang suspect
matapos gawin ang krimen. Sa ngayon, inaalam ng mga otoridad ang identity ng suspect, gayon din ang motibo sa krimen. Napag-alaman na agad inilibing ang 2 sa 3 mga biktima ayon sa tradisyon ng Muslim, samantala ang isa naman ay nakaburol. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo, Maylin Oro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, muling itatago raon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga palaboy sa kalsada sa isang resort habang ginaganap naman sa Metro Manila ang Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Summit sa buwan ng Nobyembre. Ito naman ang binulgar ni Kabataan Party List Congressman Terry Ridon kasabay ng interpelasyon sa plenaryo kugnay sa deliberasyon ng 2016 budget ng DSWD. Tinanong kasi ni Congressman Ridon kung uulitin ng ahensya ang binansagang Vanishing Act pero hindi makapagbigay ng commitment ang DSWD kung ititigil na nito ang outings. Paliwanag ng tumayong sponsor sa DSWD budget na si Congresswoman Maria Carmina Zamora, patuloy daw ang implementasyon ng Modified Conditional Cash Transfer Program at bahagi ng programa ang outings para sa mga palaboy at mahirap na pamilya. Hindi raw inihinto ng DSWD ang aktibidad sa homeless families sa kabila ng kontrobersyon ng dumalaw noon si Pope Francis sa bansa kung saan kinuha at itinago daw ng DSWD ang mayigit 100 mga palaboy ng mga bata sa Rojas Boulevard sa lungsod ng Maydila at dinala sa Batangas at nagkaroon ng pagsagawa ng outing para naman sa mga palaboy. Samantalang DSWD ay humihingi ngayon ng 104 billion pesos budget para naman sa susunod na taon. Sa Albay, isang lalaki naman ang sugatan matapos sa masabugan doon at nasa linyang Bombo Radio Legazpi. Patuloy pang binibigyan lunas ngayon sa ospital ang isang 18 anyos na binata matapos masabugan sa ginawang blasting sa Albay. Kinilala ang biktima na si Raymart Nabo ng barangay Kagiba, Kamaligue. Sa kwento ni Florian Baltasara, blasting contractor, nasa gitna sila ng pagpapasabog sa barangay Miti. Parehong bayan ang bigla na lamang sumulpot ang biktima at tinamaan ito sa ulo ng matigas na bagay. Agad naman itong naisugod sa ospital. Sa ngayon, nagpapatuloy pang investigasyon ng Kamaligue Municipal Police Station sa nasabing insidente. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Melbalino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa baybagi naman ng North Cotabato, mga kaibigan, 2 transmission tower ng NGCP ay pinasabugan na kagabi mula sa Central Mindanao. Nandoon si Bombo Gary Versas. Bombo Gary, paki-move muna a little ano, ma-adjust natin yung signal mo at sige, go ahead Bombo Gary. Go ahead. Okay, babalikan natin si Bombo Gary, ano, mas maganda, mas malinaw talaga at maintindihan natin yung report sa nangyari naman diyan sa May North Cotabato kagabi. Samantala, doon sa isang ospital naman sa ay 2 okay naman ay may ilang tagabantay na mga pasyente ay naaktuhan pa. Nagkakaroon ng drug pot session sa loob mismo ng ospital. At may detalye naman ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Mariing kinundinan ng Committee ng Health and Sanitation ng Konseho ang nangyaring drug pot session sa loob ng Jair Borja Memorial Hospital sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito ay matapos arestado ang 2 sa 3 watchers ng kani-kanilang pasyente sa pangalawang palapag sa nasabing ospital. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni City Councilor Dr. Dante Paho, chairman ng Committee ng Konseho na isang kawalan ng paggalang sa gobyerno ang ginawa ng mga suspect. Kinilala ang mga arestadong suspect na sina Mark Clarin, 22 anyos na taga-barangay Mamboya at Joseph Biringa, 22 anyos na residente naman sa barangay Bayabas nitong syudad. Kinastigo rin ng opisyal ang mga gwardiya ng paggamutan kung bakit nakalusot ang mga ito na mayroong bit-bit na druga. Patuloy rin ang ginawang pagtugis ng pulisya sa isa pang kasama ng mga suspek na umunay responsable sa pagpusit ng druga sa loob ng ospital. Bombo, Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Balikan natin dyan sa may bagay ng Central Mindanao. Ano, kognize sa nangyaring pagpapasabog doon naman sa 2 transmission lines ng NGCP. Please come back, Bombo Gary Versas. Maraming salamat, Bombo Elmar. 2 transmission tower ng National Grid Corporation of the Philippines ang pinasabugan alas 11 kagabi sa Barangay Batulawan, Pikit North Cotabato. Ayon kay Pikit Chief of Police, Senior Inspector Simdato Karim, na nilagyan ang 2 improvised explosive device nagawa sa bala ng 81 at 60mm mortar ang Tower 44 at Tower 45 sa Barangay Batulawan, Pikit, North Cotabato. Dahil sa lakas ng pagsabog, bumagsak ang tore
ng NGCP sanhi ng napakahabang brownout dito sa bahagi ng North Cotabato. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa naturang pangyayari. Nagulat live mula dito sa Central Mindanao, Bombo Garit Puersas para sa Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bimbo. Samantala naman, direktor ng DILG at Jan Sanaga at asawa ay kakasuhan daw, dilandal sa Pangaharas at may detalye naman ang Bombo Radyo Naga. Samantala muna mga kaibigan, ipinagmalaki ng Liberal Party na hindi na raw mapipigilang patuloy na pagtawid ng ibang mga politiko tungo naman sa kanilang partido matapos manumpa ang ilang mga political leaders sa lalawigan ng Bulacan kasama sa Bataan, La Union at Pangasinan. Kabilang sa mga nanumpa na rin at tuluyan ng lumipat sa Liberal Party, sina Bulacan Governor Willie Alvarado, Bataan Governor Enrique Tet Garcia Sr., dating La Union Governor at ngayon naman ay Congressman Jose Victor Ortega, kasama din ang mga mayors at iba pang mga lokal na opisyal sa kanilang baluarte. Nanumpa rin sa Liberal Party ang isang leader ng Pangasinan na si Congressman Leopoldo Batawil, retired PNP General at Bonitown Mayor Marcelo Navarro. Ang panunumpa sa napinamunuan man ni LP Presidential Candidate Maruas at LP Vice Presidential Candidate Lenny Robredo at Senator President Frank Dilon. Ibinulgar ng isang source na irereserba pa rin ng Liberal Party ang huling senatorial slot para naman kay Congressman Manny Pacquiao. Ayon pa sa naturang source, hanggang ngayon kasi ay hinihintay pa rin ng ruling party ang desisyon ng boxing icon na sumali naman sa kanilang partido. Namatid na kahapon ngayon namin mismo nitong si dating DILG Secretary Maruas na patuloy ang panliligaw ng partido kay Pacman na bubuo naman sa mga pambatong senador ng Partido Liberal. Bombo, Balitang OFW. Balitang OFW. OFW. Pamilya ng OFW na minamaltrato sa bansang Qatar, dumulog naman sa Bombo Radyo. May buong detalye ang Bombo Radyo Coronadal. Personal na dumulog sa himpilan ng Bombo Radyo Coronadal ang ina ng isang OFW sa Doha, Qatar upang humingi ng tulong na makauwi ang kanyang anak na si Mary Grace Agnes Ibanez dahil sa minamaltrato ito ng kanyang babaeng employer. Ayon kay Ginang Clarita Arcaliano, ina ng OFW na residente ng Barangay Bambukala, lungsod ng Coronadal, unang tumawag sa kanya si Mary Grace at isinumbong ang hindi magandang pagtrato sa kanya ng kanyang babaeng employer. Ngunit hindi natuloy ang plano sana nitong umuwi sa bansa dahil pumunta sa London upang magpagamot ang kanyang mga employer. Wala naman sana umanong problema sa kanyang lalaking employer dahil mabait ito at pinagsasabihan ng asawa sa ginagawang pananakit sa kanya. Sa katunayan, humingi na ng paumanhin ang kanyang employer na babae sa Pinay OFW. Subalit nang makauwi na mula sa London ang mga ito, muling sinaktan si Mary Grace at hindi pinapagkain dahilan upang bumili ito ng pansit canton na kanyang kinakain pagka nagugutom ito. Hindi rin ito nakakapahinga o nakakatulog ng maayos dahil sa mahabang oras ng trabaho. Kaugnay nito, nananawagan sa uwa ang ina ni Mary Grace na tulungan siyang makauwi sa bansa. Na uwa, mga ayo, tani ako sang bulig sa inyo. Kay hindi ako kabalo anong himuon ko. Buligan niya tani ang bata ko kung ano ang maayo para sa iya. Nabag-alaman na noong Abril lamang nitong taon, pumunta sa Doha, Qatar si Mary Grace upang magtrabaho bilang DH kung saan iniwan ito ang kanyang asawa at tatlong mga anak. Yan ang ulat mula sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Bing Bilinyo and Daya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 30 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Bombo International News. Bombo International News. International News. Posibleng magsagawa raw ng weapons test ang North Korea ngayong araw kasabay ng kanilang ika-70 anibersary ng tinagawang ruling Workers' Party. Ayon sa ilang US officials, may namonitor silang indikasyon na posible ang test fire ng Pyongyang ng kanilang submarine-launched medium-range ballistic missile. Para sa Washington, isa itong provokasyon. Maaari umanong maglunsad ng short-range missile ang Pyongyang bagamat binabantayan din ng Estados Unidos ang missile launch sites at nuclear test facilities ng komunistang bansa. Batay pa sa intelligence report ng Amerika, marami pang show of
Force na balak gawin ng North Korea. Ngayong araw kasi ay isang malaking military parade ang isasagawa rin ng North Korea. Ipaparada ang mga tanke, armored vehicles at mga ballistic missile sa Kim Il-sung Square sa Pyongyang. Pangunahan umano ito mismo ni North Korean leader Kim Jong-un ang selebrasyon. Samantala naman sa ibang balita, tumindi pang karasan sa Gaza Strip sa pagitan ng Palestinians at mga sundalo ng Israel. Anim pang mga Palestinians ang nasawi habang 50 ang sugatan matapos binaril ng tropa ng Israel sa gitna na rin ng madugong kilos protesta sa Gaza Strip. Ayon sa Israeli military, binaril ng mga sundalo ang mga Palestinians na lumapit naman sa kanilang border, pinagbabato ang mga sundalo at nagsunog pa ng mga goma. Nasa 10 araw na po ang karasan sa West Bank at Jerusalem. Galit ang mga Palestinians sa mga pangyari sa holy site na Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem at nangangamba raw na baguhin ng Israel ang status quo sa tinuturing naman ng mga Muslims na noble sanctuary. Una rito ay tiniyak ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, walang babaguhin kung saan ang mga Jews o mga Hudyo ay papayagan pa rin makapasok sa mosque, ngunit ban ang hindi mga Muslim prayers, pero hindi ito makakatulong daw para mapahupa naman ang tensyon. Kapag nanawagan naman si Netanyahu at Palestinian President Mahmoud Abbas ng kahinahunan sa magkabila panig. Bumbo Sports News. Bumbo Sports News. Sa boxing, mga kaibigan, lalo pang naging determinado ang mga Pinoy boxers na si Rogen Ladon. Sungkitin po ang kampeonato sa IBA World Championship na ginaganap ngayon sa Doha, Qatar. Matapos mangako naman si Congressman Manny Pacquiao ng kalahating milyong piso kapag nanalo ang boksingero at ginariin isa pang Pinoy boxer na si Yumer Felix Marshall ng gold medal sa torneo dyan sa Doha, Qatar. Maliban dito, tumataginting na tig 5 milyong piso din ang ipinangako ni Manny Pacquiao kapag naka-gold medal ang dalawang boksingero sa Rio Olympics na gaganapin naman sa Brazil sa susunod na taon. Nabatid na naging inspirasyon kahapon nila doon sa laban ang mismong panonood ng personal ni Manny Pacquiao para pahiyain ang Mexican number 1 seed na si Joselito Velasquez Altamirano. Nanalo ang Pinoy boxer sa pamamagitan naman ng unanimous decision mula sa tatlong judges mula sa Ireland, Trinidad and Tobago at Francia. Ngayong araw o mamaya sa sabak muli sa quarterfinals sa round of 16, ang Pinoy boxer may dalawang panalo na sila doon at siguradong makaka-bronze medal kapag nanalo pa sa Polish boxer mamaya. Gilman, kailangan naman niyang ipanalo ang laban hanggang sa final round para siguradong makapasok niya sa Olimpiada. Nabatid na ang gold at silver winners lamang sa light flyweight category ang makakapaglaro naman o usad naman sa Rio Olympics. Bumbo Showbiz Balita. Bumbo Showbiz Balita. Showbiz Balita. Good news pa rin, itong ipinagmamalaking Filipina group na nakapasok na rin daw dyan sa X Factor United Kingdom. Sa local showbiz naman, aktres na si Christine Reyes, tinakda na ang kasal sa darating na Disyembre. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Lizelle Galan. Itinakda na ng aktres na si Christine Reyes at fiancé na si Ali Katibi ang kasal ng mga ito. Revelasyon ni Reyes, sa Disyembre ng taong kasalukuyan ang kanilang pag-iisang dibdib. Bagamat tumanggi ang aktres na magdetalye kung ano ang eksaktong petsa, ayon pa kay Katibi, na proseso na ang marriage license nila. Sinabi naman ni Christine na may mga kasamahan sa showbiz na magiging bahagi ng kanilang entourage. Isa nga sa mga ninang nila ay ang TV host aktres na si Chris Aquino. Sa kabilang dako, nagpahiwatig ang Filipina group na X Factor UK o sa X Factor UK na nakapasok na ito sa Final 24 ng nasabing reality singing competition. Ang susunod na round ng X Factor ay tatawaging Six Chair Challenge. Bagamat hindi pa naiere ang bahagi ng performance ng Fourth Impact, nagpahiwatig na ang mga ito sa kanilang social media post na nagtagumpay silang makapasok sa naturang round. Ayon sa miyembro na si Mylene, nagpapasalamat sila sa Diyos na sila ay nakapasa para makapasok sa Six Chair Challenge kung saan mananatili sila sa Judge's House. Sinabi naman ni Almira na nasurpresa sila habang ayon sa kapatid na si Irene, walang pangarap na hindi natutupad kung may tiwala lang. Inihayag ng magkakapatid na excited na sila para sa Six Chair Challenge. Ngunit mistulang hindi naman ito ikinagulat ng mga tagahanga ng Fourth Impact na mula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil itinuturing na frontrunner ngayon ang Pinay Sisters sa X Factor UK. Nagpaabot ng good luck wish sa Fourth Impact ang milyon-milyong fans na mga ito na ilan ay mula pa sa Venezuela, Brazil, Pakistan, Singapore, Malaysia, maging Amerika at mismong sa United Kingdom. Bumbo Lizelle Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio,
Bombo. Bombo Lizelle, ano, ulitin lamang natin itong tinatawag na Fourth Impact. Ang dati nilang pangalan ay Fourth Power, ano, 'di ba, ano, Bombo Lizelle? Tama ka diyan, Bombo Elmar, ngunit pinilit mismo ng mga producers nitong X Factor UK na palitan ang kanilang pangalan dahil mayroong issue sa copyright infringement dahil nga may totoong grupo pala o may original group na ang pangalan ay Fourth Power. At kung susundin nila ang pangalan ay magkakapareho sila at magkakaroon ng issue sa copyright. Kaya pinalitan ng X Factor producers ang pangalan. Pero hindi na ito bago, Bombo Elmar. Dahil kung maalala, may nangyari na rin ganitong senaryo sa X Factor UK. Itong Little Mix na nanalo noong 2 years ago. Ang kanilang pangalan ay Rhythmix at may kapareho din. Kaya pinalitan ng X Factor at ngayon nga ay naulit na naman sa case nitong mga magkakapatid na Filipina. Sino nga ulit yung mga ilang judges diyan sa X Factor UK na pinagtatanggol itong tatlong mga Pinay teenager, Bombo Lizelle? Mismong itong producer o yung creator ng X Factor UK at ang kilalang judge na si Simon Cowell, ang pangunahing tagapagtanggol nitong Pinay sisters dahil nga inaakusahan sila na hindi na dapat sumali dito sa X Factor UK, Bombo Elmar, dahil mga pro na daw sila o mga kumbaga maituturing na mga professional na dahil nakasali na sa iba't ibang reality singing competition sa iba't ibang bansa at ilang beses nang nanalo. Ngunit ayon kay Cowell, hindi naman masasabi na dapat limitahan itong X Factor UK at welcome umano na makasali ang kahit na anong grupo. At katunayan, base sa mga expression nitong si Cowell, masasabi, Bombo Elmar, na isa siyang big fan nitong Fourth Impact kung pagbabatayan yung mga reaction niya sa mga performance ng magkakapatid na mga Filipina. Katunayan, sa katatapos na round, ay kanyang sinabi na gusto niya na makatrabaho mismo itong Fourth Impact. Ngunit may mga kategory kasi yung mga apat na judges, Bombo Elmar, kung anong kategory ang hahawakan nila. So unfortunately, ang group na mga contestants ay mapupunta sa isang judge na si Cheryl Fernandez Versini. So hindi nahawakan ni Cowell itong X Factor UK dahil napunta kay Cheryl, kaya nanghihinayang itong si Simon Cowell. So, alam naman natin na producer din yan, ano? Isang music icon din sa buong mundo itong si Cowell. Maraming salamat si Bombo Lizelle Galan. Doon naman sa nagabang sa Lotto Draw kagabilan na itong Mega 645 Lottery number combinations ng PCSO. Ang winning number combinations ay number 9, number 7, number 20, number 21, at number 25, at number 12. Ulitin natin, 9, 7, 20, 21, 25, at 12. Itong lumabas kagabi, ang jackpot price ay 69.2 million na pesos at wala pong nanalo. Doon naman sa Ultra 658 Lotto, ang number combinations, mga kaibigan, ay number 55, number 8, at number 39, number 32, number 14, at number 45. Ulitin natin, number 55, number 8, 39, 32, number 14, number 45. Talaga namang napakailap, mga kaibigan. Ang jackpot price umaabot na ngayon sa 236.8 million pesos at wala pa rin nananalo. Bombo Business Deals. Business Deals. And Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Muling ipinagitgita ni House Deputy Minority Leader Nery Corominares na tagdad pa rin daw ng tinatawag na lump sum ang panukalang mahigit 3 trillion na pesos na 2016 national budget. Ito naman ang iniulat ng mababatas matapos aprubahan na kagabi sa ikatlo at huling pagbasa ang national budget na ipasa. Ang House Bill 6132, ang proposed national budget, sa pamamagitan naman ng boto na 230 kagabi, 230, habang 20 mga congressman lamang ang kumontra. Ayon sa mababatas, nasa budget daw ang 758 billion pesos na lump sum. Mas matas daw ito sa lump sum ngayong taon na mahigit naman sa 400 billion pesos. Naniniwala pang congressman, may tuturing daw na pork barrel na gagamitin daw ng administrasyon sa kampanya ng Liberal Party, bagay na marin namang itinanggi ng mga leader ng LP. Samantala, mga kaibigan, sa palitan po ng piso kontra dolyar sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay ang halaga po ng isang dolyar ay 46 pesos and 12 centavos habang yung isang Hong Kong dollar ay katumbas naman sa Pilipinas 5 pesos and 0.95 centavos habang yung isang Singaporean dollar ay katumbas sa Pilipinas ng 32 pesos 0.84 centavos.
Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. 40 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Diyan sa ating mga listeners sa Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang naging kabuuan ng ating mga pagbabalita. Araw po ng Sabado, Oktobre 10 na 2015. Balikan ko lang ang ating mga headlines. Ombudsman Morales dumepensa sa pagpapadismiss kay Makati Mayor Junjun Binay.